Good araw po mga House of Law. Welcome po sa ikalawang episode ng Batas at Chikahan. Live na naman po tayo from 5 o'clock to 5:30 p.m. tuwing linggo po ito dito lang sa the House of Law. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Al Jumran. So, napanood nyo ba ating previous episode? Let's have a recap. Last week, pinag-usapan natin ang pagbaban ng pelikulang Plane na pinagbibidahan ni Jared Butler at ang TV series na FBJ's Batang Tiyapo na pinagbibidahan naman ni Coco Martin. Ikinalungkot natin ito, or maybe ako lang, dahil sa isa itong uri ng censorship na wala namang valid na basihan. There is no clear and present danger posed by these films to national security, public safety, or even public morals. Ang issue lamang ay ang di umano'y hindi magandang paglalarawan sa lungsod ng Hulo-Sulu at sa mga Muslim. Ang latest mga House of Law ay hindi na nga ipapalabas ang Plane sa mga sinihan dito sa Pilipinas dahil voluntaryong nag-pull out ang distributor or pinull out ito ng distributor dahil sa kontrobersya na hinaharap ng pelikula. Ayon yan sa MTRCB. So, sino ang panalo dito? Definitely not the producers who missed the opportunity of earning Philippine money for their movie. Also, definitely, hindi ikaw, hindi ako, who would miss the chance of watching this on the big screen. Sayang dahil ayon sa therap.com, Plane is only screening in theaters, so the only way to see it is to go to a movie theater. Hindi po siya available sa Netflix, Amazon Prime, Disney, or even HBO Go. Ang tunay na nanalo dito ay syempre si Senator Robin Padilla, na hindi naman kumakatawan sa sentimiento ng nakararaming Pilipino. Pero nasunod ang gusto niya. Ang powerful kasi ng senator ninyo. And guess what? Now he also has his eyes on online content appearing on YouTube, Facebook, and TikTok among others. Galit daw sa malalaswa at imoralidad na pinapalabas online. And he wants the MTRCB to have jurisdiction over these contents. Seriously. E wala naman po sa mandato ng MTRCB ang mga internet content na ito. MTRCB stands for Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Nire-review nila ang mga pelikula o shows na pinapalabas sa mga sinihan at telebisyon. Vlogs, short videos, and most online contents are not for review and classification. At any rate, insulto na naman ito sa mga online platforms. May mga community guidelines ang mga yan. Mas mahigpit at mas stricto pa nga kesa sa rating ng MTRCB ang mga community guidelines ng YouTube at Facebook. I should know dahil nga content creator din tayo. Anyway, the other winner dito sa ginagawang pagsisensor ng mga pelikula, TV series at mga online content ay ang mga pirata at mga illegal downloaders. Yes guys. Do you know the Barbara Streisand effect? If not, well, ito yon. Kilala nyo si Barbara Streisand, di ba? Isa siyang batikan na singer at artista sa Amerika. Well, hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Siya lang naman ang bida sa mga pelikulang The Mirror Has Two Faces, Yento, at Funny Girl. At siya lang din naman ang kumanta ng mga classics katulad ng What Kind of Fool, Someone That I Used to Love, at Memories. Like the corners of my mind, misty water-colored memories of the way we were. Ayan, napakanta tuloy tayo. Yes, ang pinakasikat na The Way We Were. So, thank you pala. Ayan, sana may pumalakpak. Anyway, back to the Streisand effect. Noong taon ng 2003, pinapatanggal ni Barbara Streisand ang mga pictures ng bahay niya online for privacy reasons. Nasama kasi ang bahay niya sa Malibu, California sa isang website kung saan pinapakita ang coastline ng California. E by the beach ang bahay ng lola niyo, kaya nasama doon sa pictures. Dinimanda niya ang photographer at ang website, pero dinismiss naman ito ng korte. Pero ang malala, dahil nabalita nga na ayaw niyang makita ng mga tao ang litrato ng bahay niya, nagka-interest tuloy ang mga tao at binisita pa lalo ang website. Before the news of the legal action, the photo was downloaded only 6 times. But after the news, the photo was downloaded hundreds and thousands of times.
420,000 times to be exact. Kaya Senator Padilla and MTRCB, maraming salamat sa inyong pagsisensor ng pelikulang Plane. At dahil nga dyan sa Barbra Streisand effect na tinatawag, dahil hindi nyo nga ipapalabas sa sinihan at hindi na rin maipapalabas sa sinihan, marami ang curious at interesado sa movie na yan. At kaya marami ang magda-download niyan sa mga torrent sites. Baka ibenta pa nga ang mga DVDs na yan sa bangketa. Yan ata ang gusto nyo eh. Naiinis kayo sa pelikulang Plane dahil may mga Muslim terrorists, pero okay lang sa inyo na makilala ang Pilipinas bilang isa sa mga top perpetrators of intellectual piracy ng pelikula at palabas. Ibang klase. Ay nako. Oh well. Ayan ha, be proud, binoto nyo yan. So yun ang update from last week's episode. So kung hindi nyo napanood yun, still you can watch it. No? It's in my YouTube channel. Ngayon, bago ako magpatuloy, if you have stayed this far, please check naman kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa, please subscribe and click the bell para ma-notify kayo kapag nag-live ako or kapag may bago akong video. Remember, the House of Law is your go-to channel for legal knowledge and occasional political and social commentaries. Hello, by the way, sa mga kasama natin sa live ngayon. Ayan. Please say hi in the comments. I'm actually reading the chat. Please say hi in the comment section at kung may legal questions kayo, feel free to type them below. Sasagutin natin yan later. Okay. Now, special shoutout nga pala kay Judge Jing Oyenko Nolasco, ang co-host ko sa People's Court na pinapalabas sa GNN tuwing Webes ng 7 p.m. Mapapanood ninyo ang GNN sa GSA Channel 1, Sky Cable Channel 73, at Pacific Cable Channel 28. Thank you, Judge, for the friendship and support sa mga endeavors ko. Please know that I am also right here for you and I support your endeavors. Let me just work this live thing and I will invite you to guest in the show in the future. So what do you think, mga House of Law? Gusto nyo bang ma-invite ko dito si Judge Jing one Sunday in the near future? Sige, gawin natin yan. Now, shoutout din pala kina Ronald Marwan, Ediza Durens, at Donna na nag-comment sa episode 1 natin. I hope you're also watching today. By the way, after this live, mapopost po ito as a video in my channel under the playlist na Batas at Chikahan para makapag-binge watch kayo if you like. And while you're at it, please comment and ask your legal questions. Malay nyo, next week, ma-feature ang mga tanong. So okay, mag-chikahan na tayo. Ano po ang latest? Well, kahapon, February 25, ang ika-37th year anniversary ng EDSA People Power Revolution. Yes! Pero bakit may pasok? Well, dahil inilipat ang holiday from Saturday to Friday, from February 25 to February 24. Ito ay naayon sa principle of holiday economics. In an earlier proclamation, that is proclamation number 90 na nilagdaan ni President BBM last November 11, 2022, nakasaad doon na there is a need to adjust these holidays pursuant to the principle of holiday economics, wherein a longer weekend will help encourage domestic travel and increase tourism expenditures in the country. O diba, napaka-noble ng policy ng proclamation na yun, ng itong holiday economics na ito. Kaya noong Webes, nag-issue ng proclamation number 167. Nilagdaan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ito bago noong panahon ni President Gloria Arroyo, pinago at inilipat din ang mga araw ng holiday para ng araw magbakasyon at gumastos ang mga tao para sa ikauunlad ng bansa. So let's talk about this, shall we? So this is your holiday economics fail. So fact number one, rank 4 tayo sa mundo sa may pinakamaraming holidays. Katay natin ang Colombia and Trinidad and Tobago. Ayon sa worldatlas.com, of all countries on the globe, Cambodia tops the list for the most public holidays with 28 public holidays observed annually. Sri Lanka follows with 25, India and Kazakhstan with 21, Colombia, the Philippines and Trinidad and Tobago with 18, China and Hong Kong with 17, and Thailand, Turkey and Pakistan with 16. Diba? Pero hindi natin alam, baka mamaya pag in-update yan, nadagdagan pa tayo ng holidays, baka umangat tayo, maging number 3 na tayo
sa may pinakamadaming holidays sa mundo. Fact number 2. Holidays are not all about vacation and fun. Not everyone goes on a vacation. In fact, tuwing holidays, marami pa rin ang gumagawa ng trabaho because important work is not deferred or delayed even if it's a holiday. Ayon pa rin sa worldatlas.com, one of the advantages of a holiday is that one can go out with family members and spend quality leisure time with them. The holidays are beneficial since they increase your social contacts that cannot be maintained during the working weekdays, and the employees get enough time to relax. But, on the other hand, these holidays can also have an adverse effect on the economy of the country as the large transactions in a country, especially those related to the banking and the financial sector, may be held up. The finances need to wait for longer periods to be cleared off and become stuck. So in this case, the government needs to set up a reasonable set of holidays and relevant accommodations to mitigate the problems that arise from them. O diba? Agree ba kayo doon sa sinabi ng worldatlas.com tungkol doon sa disadvantage ng mga holidays? Now, fact number 3. Inilipat ang holiday from Sabado to Biyernes, pero may pasok ang Sabado. Yes. Ang Sabado na holiday dapat ay naging working day para dun sa mga may trabaho at may klase katulad ko. So hindi lahat ay nag 3-day weekend. Mas realistic pa sana kung yung Saturday ay hinayaang maging holiday para dalawang araw ang sure na walang pasok. Saturday at Sunday kinabukasan. Pero dahil inilipat ang holiday from Saturday to Friday, naglaktaw tuloy o lumaktaw tuloy ang bakasyon para sa marami tulad ng mga estudyante. Kaya may pasok sa Thursday, walang pasok sa Friday dahil nga ginawang holiday, tapos may pasok sa Sabado dahil working day, sabi ng Malacanang, at walang pasok naman sa Linggo dahil Sabbath day. O diba? Ang galing lang na nakapag-isip niya. Fact number 4. Late. Sobrang late dineclare na ililipat ang holiday from February 25 to February 24. Gaano ka late? Hapon ng February 23, Thursday, dineklara daw walang pasok kinabukasan. Hassle. May mga nagsasahod ng Biyernes na hindi nakatanggap ng sahod dahil walang pasok ng Friday. May mga hindi natapos na transaksyon at nagplanong bumalik sana ng Friday ay sa Lunes na lang o bukas na lang babalik dahil walang pasok ng Friday. May mga nagplano ng bakasyon sa Sabado na hindi nag-file ng leave dahil holiday supposedly pero malamang ay na-cancel dahil may pasok sa Sabado. Buti sana kung may available leave pa para gamitin sa Sabado at matuloy yung bakasyon. E paano kung wala? Leave without pay na lang? Sayang. So yan po ang nangyari. I don't know if you were affected, pero ako, yes, naapektuhan ako dahil may klase. Dapat ako ng Friday at walang klase sa Sabado. I had plans for Saturday. The same was true for my students. Masisisi ba ako at ang mga students ko kung maaga kaming nagplano dahil ang holiday naman talaga ay February 25? At yun din ang nasa official calendar sa ilalim ng Proclamation No. 20 na pinirmahan last November 2022. Dapat talaga repasuhin ang pagdideklara ng holiday. Okay naman ang holiday economics kung talagang may pera ang tao na igagastos for tourism or whatever. Pero i-declare nyo naman na holiday ang Friday or Monday way ahead of time. Yung mas maaga. Hindi yung a day before sa kanyo ililipat yung holiday. You knew when Proclamation No. 90 was signed in November 2022 that EDSA celebration would fall on a Saturday. Last year pa, alam nyo na. Bakit hindi nyo binago? Pinublish nyo pa nga ang official holidays of 2023. Everyone saw the dates. We saw the dates. And we were all fine with the EDSA revolution falling on a Saturday. So I wonder, why the change at the last minute? Meron bang inaccommodate para makapagbiyahe siya ng Friday? Sino ba sa kanila ang biyahe ng biyahe? Okay guys, so with that, pag-usapan naman natin ang batas. Sa pamamagitan ng mga napili natin mga tanong mula sa mga viewers natin dito sa YouTube at followers natin sa Attorney Al Juman Facebook page. Ayan, so meron tayong tatlong napili. Last week kasi I only answered 2 questions and I still had time, obviously. So for today's episode, I will answer 3 questions.
So the first question is from Aki from Facebook. Okay. Ang tanong niya ay, ako po ay pinagbabantaan ng ex-GF ko at kasamahan niya na lalaki sa Hungary na sasaktan o ipapapatay nila ako dito sa Pilipinas at pinapupuntahan na nila ako. Nag-message po sila sa akin sa Messenger at may mga screenshot po ako. Ano po ba ang pwede kong gawin bukod sa pagpa-blatter sa barangay? Parehas po silang OFW sa Hungary. Ayan, so pag-usapan natin ang online threats. So, hi Sir Aki. Thank you for your question. I hope you're safe. Seryoso po ang mga banta o threats nila sa iyo dahil ang sabi mo nga, ipapapatay ka raw nila dito sa Pilipinas. Malakas ang loob nila dahil nasa ibang bansa sila. Pero kung ang akala nila ay hindi sila maaabot ng batas natin, ay nagkakamali sila. True, as a rule, crimes are subject to prosecution only when committed in the Philippines dahil territorial po ang ating criminal law. Pero dahil sa anti-cybercrime law, crimes committed with the use of the internet may be prosecuted here even if the perpetrator is abroad. Walang physical territorial boundaries ang cybercrime. It can be prosecuted where it was posted, sent, received, or accessed or kung saan nabasa. Kaya in your case, Aki, even if the message was sent from Hungary, it was received and read here in the Philippines. Pwedeng kasuhan dito yan. So anong ikakaso? Online grave threats punishable under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to the anti-cybercrime law. Ang ma-advise ko sa iyo ay i-report mo ito sa NBI or PNP Cybercrime Division para ma-assist ka, ma-entrap sila, mahuli at masampahan ng kaso. Siyempre, kailangan mo na sila umuwi, no, para makasuhan sila. Pero ang laki na rin perwisyo sa kanila yun, no, pag may kaso sila dito sa Pilipinas. Kaya God bless po sa inyo at please stay safe. Ayan, so thank you very much, Aki. So our next question is from Dave from YouTube. So here is his question. Good day, attorney. My question is all about my claim of commissions coming from the contract of agency. When I was an agent of the seller was able to sell the property. But after the buyer paid in full the agreed amount, the seller is no longer willing to give me my commission. What will be my remedies? Okay, pag-usapan natin unpaid agent commissions. Okay, hi Dave, maraming salamat sa tanong mo. I'm sorry to hear that. Really, kasi pinaghirapan mo yan eh. After all your effort in hooking up the buyer and your principal and after the sale was closed, ayaw kang bayaran ng commission mo. Sabi nga na isang kasabihan, ikaw ang naghain, iba ang kumain. Well, ikaw ang nagluto, iba ang kumain. Something like that. But then don't worry, may remedy ka sa batas. In fact, civil and criminal. First, let me state the premise. In the case of Ignacio versus Ragasa, a January 2020 case, may right o karapatan ka to the commissions arising from a successful sale. The right attaches from the time efforts are made, not just at the time the sale is concluded. This right, your right, remains even if nag-resign ka na as agent, no, from that agency. So for your civil remedy, you can file an action for sum of money with damages dahil may bad faith. Also, you can file a case for estafa under Article 3151B of the Revised Penal Code because of your principal's refusal to deliver what is rightfully yours. Ayan po, Dave, ang dalawang remedies na pwede mo i-explore. So ayan, good luck sa you, Dave. Alright, so thank you, Dave. Now, let's go to the third question. Ang huling katanungan po ay mula kay Albert. Ang tanong niya ay may relasyon sa katarungang pambarangay. So ang tanong niya ay, hi po, tanong ko lang po, ano po bang dapat kong gawin? Lagi na lang po akong nirereklamo. Humaharap naman po ako. Lagi naman walang batayan ang reklamo sa akin. Ano po bang pwede ko ding ikaso sa kanila? Masyado na po nila akong inaabala. Ayan, so pag-usapan natin, paboritong nirereklamo sa barangay. Hi Albert! Baka naman kasi may crush sa'yo, kaya lagi kang pinapatawag sa barangay. Biro lang po ha. So una-una, pwede po kayo magkontra-demanda doon sa barangay.
Sa tuwing nirereklamo kasi kayo, pwede kayong mag-counterclaim. Mag-counterclaim kayo na harassment lamang ang mga nirereklamo sa inyo or ang mga reklamo sa inyo para ma-dismiss agad yung reklamo na yon at ang iba pang mga reklamo na darating. Ngayon, ano ang pwede mong i-file na kaso laban sa kanila? Tatlo po. Una, civil case na malicious prosecution. Nasa civil code po yan. Makakahingi kayo ng daños perjuicios dahil sa walang sawa nilang pagreklamo sa inyo na walang basihan. Ayon kasi sa batas, sa civil code, ang malicious prosecution ay isang action or isang remedy kung saan pwedeng higan or pwedeng pagbayarin ng damages sa isang tao na inaabuso na lamang ang legal processes. Tulad nito, no? Like kang nire-reklamo, wala namang batayan. So, pwede malicious prosecution. Yung nga lang, civil case lamang siya. Pangalawa, baka ito gusto mo marinig, criminal case. Ayan. So, criminal case na unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code dahil nakakairita at nakakaharas na sa inyo ang pagreklamo nila ng walang basihan. Kayo naman po ang magreklamo sa kanila sa barangay. Baliktarin ang lamesa. In English, turn the tables. Tama ba? Well, good luck sa iyo, Albert, at ingat. But syempre, I am acting on the premise talaga, no, na wala talagang basihan. Kasi kung may basihan naman, alam mo, habang nasa barangay kayo, maganda rin na makipag-usap na lang kayo at sana'y magkaayos na kayo sa barangay level pa lamang. So, there. So, yan yung tatlong tanong. Maraming salamat sa ating tatlong, ano ba tawag sa inyo? Question senders. At sana nga ay nakatulong ang aking mga sagot sa inyo. So again, thank you Aki, Dave, and Albert. So how about you, mga cows of law? May mga tanong din ba kayo? Check natin. Okay. Okay. Hindi lumalabas ang inyong mga tanong. Alright. Anyway, so sige, type nyo na lang later. Pero kung halimbawa hindi man makapasok today, mamaya sa video i-type nyo po ang mga tanong ninyo. At next week ko nasasagutin niya. At dahil magpo 5:25, 5:26 na nga sa akin, dito na nagtatapos ang ating batas at chikahan ngayong linggo. Thank you for joining. May tanong ba tayo dyan? Wala. Okay. Ayan. So thank you for joining me today. Join me again next Sunday. Let's make this your weekend habit, no? Every Sunday po tayo 5 o'clock p.m. to 5:30 p.m. ish. Dito lang 'yan sa The House of Law. Lagi tatandaan, isip ay buksan, alamin ang batas. Bye guys.